To guys, share ko sa inyo or ituturo ko sa inyo. Halimbawa, yung makina ninyo is 380 volts or 400 volts. Eh, tapos yung supply nyo lang sa bahay nyo or sa factory nyo na single piece lang. Halimbawa, example to. Ito guys, ituturo ko na. Ito guys, kailangan mo talaga ng may circuit breaker ka na match doon sa amperahe ng ilalabas mo. Tapos guys, ito pala yung converter. Ang converter naman guys, ito yung halimbawa, ito single piece man yung linya nito. Yan, single piece. Tapos yung papalabasin niya dito is 3 piece. 3 piece na to 30. Kasi ito single piece mo, no? Line 1, line 2. Pero line to line yung ano dito guys, yung linya dito. Tapos yung lalabas niya is 3 piece. Line 1, line 2, line 3. Yun nga guys, tatlong wire. Tapos isusupply doon sa step up transformer. Bali ang mag 3 piece kasi to. Bali ang kaya naglagay ng converter. Tapos para mapa-under yung 3 may para makadabas ng 380 volts or 400 volts. Kaya papasukan na ng 3 piece na 230 volts. May nakalagay naman dito na mga pangalan guys sa loob. Na halimbawa yung in mo 230, yung out mo is 380. May nakalagay naman dyan. Step up kasi to. Bali, iba to sa step down. Yung step down, 400, yung ipasok mo dito, yung lalabas niya is 230. Ito, baliktad naman. Step up to. Pinasukan siya ng 230, ang lalabas niya is 380. Ganito lang guys, simple lang yung ano, yung paglagay. Total marami naman sa ano ngayon, yung marami naman sa mga electrical supplier. Saka kailangan din magtanong sa mga electrical engineer. Importante talaga guys, yung mga competent person, yun ang tama na ano. Pero ito, pinakita ko lang sa inyo kung paano yung pag-set up. Paano pala ang pag-set up. Ito pala. Paano maglagay. Maraming salamat guys. Ito lang yung sishare ko sa inyo. God bless to all. Thank you.